Ilibriwan, so ngayon meron na naman tayong isang bagong product na gagamitin. So ang ating client, sobrang kulot ang buhok niya. So ang gagamitin natin itong product na nasa likuran natin. So mga guys, kung gusto nyo mapanood ang video na to at para malaman nyo kung paano siya gamitin, panoorin ninyo mula umpisa hanggang dulo kasi maganda talaga guys ang product na to. Kaya let's jump to the video. Everyone, this is Wendy Loreno, aka Wendy. If you're first time to my YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga incoming new videos ko. Kaya mga guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, ito na yung ating ireriban ngayon. So ang buhok ng ating client ay sobrang kulot talaga siya. At saka hindi pa siya nakukulayan at saka virgin hair yung buhok ng ating client. So atin muna siyang pinag-shampoo at blinower bago natin i-apply yung product na to. So kung gagamitin niyo yung product na to, mayroon naman siyang instruction doon sa likod. Susundin niyo lang siya para hindi kayo makasira ng buhok. So maya-maya guys, pag naibabad na natin tong ating rebonding cream number 1, mag-i-start na tayo ng processing time. At ang processing time mga guys, lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng buhok ay pare-parehas yung babad ng oras kasi may buhok na madaling tablan, mayroong buhok na matagal tablan. Lalo na kapag may kulay ang buhok, madali siyang tablan. Kaya ang pag-timer ng babad ng gamot ng rebonding cream number 1 ay magkakaiba siya. So ayan, pagka natapos na natin applyan, mag-start na tayo ng ating processing time. Ayan, ibabad na natin lahat yung gamot. So, pagka tumalab na yan, atin na siyang babanlawan. Ayan, after 30 minutes, tumalab na yung ating gamot na pinapad ng rebonding cream number 1. So, ngayon atin na siyang binabanlawan. So, sa pagbabanlaw, tubig lang ang ating ginagamit. At saka nilalagyan natin nung pangbanlaw na rebonding cream number 3. So yun ang pinaka pangbanlaw natin. So ngayon atin na siyang tinutuyo. So pagkatapos nating tuyuin, atin na siyang i-blower. Tapos kapag tuyong-tuyo na siya, atin na siyang paplantsahin. Pagkatapos natin i-blower, napansin na natin na nawala na yung pagkakulot ng konti. So, nabawasan na siya. So, kahit hindi pa siya napaplancha, nawala na yung mga curly niya. So, ngayon atin na siyang pinaplancha. So, ang ating ginagamit na init ay 200 ang temperature. Kasi ang buhok nga niya ay medyo malalaki at saka virgin hair at saka sobrang kulot. Kaya ang ginagamit natin na temperature sa kanyang buhok ay 200. So ayan guys, atin siyang pinaplancha hanggang sa maunat. So ganun lang ang pagpaplancha ng ganitong buhok. Tapos layer by layer, huwag mamadiliin at huwag makakapal ang kuha ng plancha para maganda yung pagkakaunat ng ating nire-riban. So ayan, pagka natapos natin siyang paplanchahin, lalagyan na natin siya mamaya ng ating neutralizer o yung rebonding cream number 2.
Ayan, natapos na natin planchayin ang buhok ng ating client. So ngayon, nilalagyan na natin siya ng neutralizer o yung rebonding cream number 2. So ang baban natin mga guys sa ating neutralizer ay 25 minutes. Then after 25 minutes, atin na siyang ababan lawan. So ang gamot na to ay meron naman siyang number 3. Ayun yung pinaka-treatment. So mamaya pag nagbanlaw tayo, lalagyan natin siya para mas malambot at madulas ang ating nire-reban. So mga guys, panoorin nyo pa hanggang sa matapos kasi para makitaan nyo kung gaano kaganda yung result ng ating nire-reban. At saka i-explain ko din sa inyo kung ano yung mga nakalagay doon na instruction sa ating gamot na ginagamit sa pang-reband mamaya after natin matapos ang ating nire-reband. Ibabad ng 20 minutes ang ating nire-reband. So, atin na siyang binlawan. So, sa pagbabanlaw, naglagay tayo ng ating rebonding cream number 3, yung pinaka-treatment, at saka naglagay pa tayo ng extra conditioner. So, ngayon atin na siyang tinutuyo. So, makikita nyo guys, straight na yung buhok ng ating client at saka medyo makintab siya. Kasi nga ang buhok niya ay medyo makapal ng konti at saka virgin hair kaya makintab ang kanyang buhok. So makikita nyo guys, atin pa lang siyang tinutuyo, binoblower, hindi pa natin siya napaplantsa sa pangalawa. So unat na siya kahit hindi na siya guys plantsahin kasi maganda yung pagkaka-effect ng ating gamot. So dahil sa last nagpa-plantsa pa rin tayo, so ang ginagamit natin na temperature binabawasan na natin at saka sa pagpa-plantsa sa pinaka-last, hindi na natin siya kailangan i-section ng maninipis. So pwede na siyang makakapal at padadaanan na lang natin ng konti kasi unat naman ang buhok ating client. So ayan guys, nakikita nyo ang ating result ng ating nire-reband. So ang layo doon sa dating na sobrang kulot talaga siya. Riban na to ay meron siyang number 1. Tapos ito yung pinaka-treatment, yung number 3. Tapos itong number 2 yung pinaka-neutralizer. So itong rebonding cream number 1 ng Gold Month ay nakalagay dito, it is recommended in all types of hair except bleach hair with a progressive highlight. So hindi siya pwede sa mga naka-bleach at saka yung may highlights na buhok. Basta huwag nyo siyang gagamitin sa naka-bleach at saka may highlights na buhok. So, hindi siya pwede gamitin. So, nakalagay dito yung direction ng paggamit nito. Do the hair and scalp analysis. So, dapat bago mo siya i-reband,
dapat i-analyze mo yung buhok. Shampoo and dry hair according to the condition. So, isa-shampoo mo muna ang buhok bago natin ribanan. So, on virgin hair, apply Gold Moon Organ Oil Gloss Straightening Cream number 1 evenly into the hair, half inch away from the scalp. So, para sa virgin hair, pagka banlaw ng shampoo, tuyuin mo siya, tapos ilalagay mo siya at huwag isasagad sa anit. Tapos sa recruit application, halimbawa yung nariban na tapos yung puno lang ang lalagyan. And on recruit portion for previously rebonded hair, starting at the nape area up to the crown. So, pag naglalagay tayo ng gamot sa pangriban na to, dapat sa likod nag-uumpisa. So, pagre-riban natin, kapag ka sa recruit area lang, yung halimbawa yung bagong tubo lang, so 15 minutes siya. Pero pwede mo rin siya i-extend kapag ka, hindi pa talab yung buhok. So, nandito yung timing procedure sa pag-uuras ng rebonding cream number 1. So, dapat guys, kapag nagamit kayo ng rebonding cream number 1, marunong kayong mag-process ng time kasi dito nakasalalay kung paano mapapaganda ang inyong mga riban. So, nakalagay dito sa resistance. Nakalagay dito timing information. So, sa pagre-riban, kailangan marunong ka mag-time ng ganitong oras sa pagre-riban, sa pagbabad. So, nakalagay dito sa resistant hair. Ito yung mga buhok na mahirap ribanin or yung mga kinky. So, dapat 100% na tuyo yung buhok bago mo siya ilagay. Tapos, dapat ang babad niya ay nasa 20 minutes. So, kapag resistant hair, mahirap ripanin ang buhok, kinky. So, mga 25 minutes. So, pwede rin siya i-extend kapag ka hindi patalab. So, dapat marunong ka mag-strand test. So, doon naman sa normal hair, dapat 75% ang pagkakatuyo ng buhok. So, kahit hindi siya masyadong 100% na tuyo, kapag ka normal yung buhok, 75% na tuyo dapat bago mo siya applyan. So, nakalagay dito, pagka normal yung buhok, 20 minutes, talab na siya. So, pwede mo pa rin siya extend kapag hindi na talab. So, ayan, sa resistant hair, tandaan nyo, 25 minutes. Sa normal hair, 20 minutes lang. Tapos, sa normal hair, kahit hindi masyadong tuyong-tuyo. Pero dun sa resistant hair, dapat tuyong-tuyo yung buhok bago nyo siya ilagay yung rebonding cream number 1. So, kapag ang ire-reban nyo naman ay may kulay, pagkatapos shampoohan ang buhok, kapag may kulay naman ang buhok, kapag katapos natin shampoohin si client, pwede na siya ilagay agad na basa yung buhok. Basta towel dry mo lang siya ng konti, tapos pwede mo na siya i-apply. Kasi ang buhok kasi na may kulay, madali siyang tablan. So, dapat i-apply mo ito kapag ka may kulay ang buhok ay basa yung buhok. So, nandito naman na guys, nakalagay. So, pagkagagamitin nyo siya, babasahin nyo yung information para hindi kayo makakasira ng buhok. So, ito guys, na brand ng pangriba na to. So, maganda talaga siya. So, ayan, na-explain ko na sa inyo yung rebonding cream number 1. So, kung gagamitin nyo ito, nandito naman nakalagay ang instruction. Babasahin nyo lang siya. So, dito naman tayo sa neutralizer, yung rebonding cream number 2. So, dito naman tayo sa neutralizer. Ito yung rebonding cream number 2. So, ang paggamit naman itong neutralizer kapag ka virgin hair from roots to end ang pag-a-apply ng neutralizer. Kapag ka recruit rebonding lang naman ang ating gagawin. So, ang lalagyan mo lang nitong neutralizer yung part na recruit. So, yung laylayang kahit hindi na siya or kapag after ng time ng neutralizer sa roots, pwede mo siya ispray ng water para ma-refresh lang yung dulo. So, dapat sa regrowth, puno muna ang lalagyan. Saka mo siya suklayin pababa kapag natapos na yung time na nakalagay dito sa ating instruction. So, ayan ang pag-uuras dun sa neutralizer natin kapag ka virgin hair, 25 minutes. Tapos kapag regrowth lang ang ating nare-reban, so 15 minutes pwede siya banilawan. So guys, pwede kapag ka tayo ay nagre-reban tapos magpapakulay. So kahit hindi na tayo gumamit ng oxidant or
another application. So, yung pangkulay pwede siya dito ihalo na rin sa neutralizer. So, ang mixing nakalagay naman dito, halimbawa, ang pangkulay ay, halimbawa, ang kulay niya ay golden brown. So, one part ng golden brown. So, paano nyo malalaman kapag kung paano mag-mix ng kulay dito sa neutralizer? So, halimbawa, sample lang ito, ang pangkulay na ilalagay mo ay 5 ml. So, ang ilalagay mo kapag magkukulay ka, halimbawa, ang kulay na gusto niya ay brown or blood, ilalagay mo lang, halimbawa, 5 ml ng pangkulay, tapos 10 ml nitong neutralizer. So, yun ang imimix mo. So, magkakaroon na siya ng kulay. So, hindi mo na siya kailangan mag-process ng another processing halimbawa, babadlawan mo pa, saka mo siya kukulay. So, dito diretso na, pwede mo ihalo dito yung pangkulay. So, nandito naman guys, nakalagay sa label nito kung paano siya imimix at saka pag-uuras. So, kailangan basahin nyo ito para hindi kayo malito or maligaw kung paano siya gamitin. So, guys, so, ito yung number 2 niya. So, nandito naman nakalagay yung instruction. So, guys, maganda. Itong number 3 naman, ito yung pinaka-treatment ng ating rebonding. So, pwede rin siya gamitin kapag tayo ay magre-rebon na yung, minsan kasi may mga buhok na luto na sa kulay. So, pwede siya pinaka-protection sa buhok. So, ang gagawin lang, kapag luto-luto na ang buhok sa kulay, shampoohan ang buhok, tapos itawel dry. Kapag na-towel dry na siya, i-apply na itong treatment na number 3. Tapos, wag nyo siyang babanlawan. Kapag na-apply na itong number 3, saka mo na siya ilagay yung rebonding cream number 1 kasi ito yung pinaka-protection para hindi masira yung buhok ng ating anire-rebon. So guys, bago nyo siya gamitin itong rebonding cream number 3, nandito naman yung instruction sa likod. Basahin nyo siya para madali nyo siya maintindihan at saka para magamit nyo yung ayos itong number 3 na pinaka-treatment ng ating rebonding set itong ating bagong product na ginagamit. So ayan guys, nakita nyo naman yung kagandahan ng product nito. So sa ating anireban, napakakulot ng buhok pero ang ganda ng result niya after natin ang mariban. So itong product na to, tatlo na yung aking client na nagamit, pinagamitan ko nito. So nakita ko na maganda ang result at saka madulas sa buhok guys. Kaya mga guys, kapag nagustuhan nyo ang aking video na to, pwede nyo siyang like or i-share sa inyong mga social media accounts. So guys, thank you for watching. Bye bye.